Hi guys! Welcome sa NG Nerd Math Channel. Sa video na to, ituturo ko sa inyo ang concept ng open, closed, and short circuits. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Basically, meron tayong tatlong scenario na pwedeng mangyari sa isang circuit. Ito yung open, closed, at short circuit. I think madalas na natin naririnig tong terminology na to, no? Lalo kapag, let's say for example, kung may nasirang electronic equipment, pwedeng sabihin, ay, nag-short or may nag-open dun sa circuit. So, ngayon, takal natin kung ano ba yung concept nito. Kung paano natin i-define yung open, closed, at short circuits. So, let's start with open circuit. So, suppose, meron tayong battery. And then, meron tayong switch. Then, let's say, meron tayong bulb. Okay. So, this type of circuit is called the open circuit. Kasi, naka-open yung switch niya. Meaning, walang dadaling na kuryente sa circuit na to. Diba alam natin na yung conventional current from my video dun sa voltage and current, dadali yung conventional current from positive to negative nung battery. Kaso dahil nga putol yung path niya dito, hindi siya makakadaloy. So therefore, I mo dito or yung conventional current mo is 0 ampere. Kaya, hindi rin iilaw itong light bulb. Kasi nga, walang energy na matatransfer dun sa light bulb. So, parang pinutol yung daan ng current dito sa portion na to. So, yun yung tinatawag na open circuit. Walang daloy ng kuryente. So, the moment na kinlose mo yung circuit o kinlose mo yung switch, so mapupunta na siya dito, dadaloy na yung kuryente kasi yung gap nila dito ay kinlose mo na. So pwede nang dumalo yung kuryente from positive to negative terminal ng battery. At syempre, matatransfer na yung energy doon sa light bulb. So, iilaw na siya. So, pag sinabing closed circuit, meron nang closed path yung current para dumaloy doon sa circuit. So, from positive to negative terminal of the source. So, paano naman kapag short circuit? Okay. So, let's say closed circuit na nga itong given figure natin. Kaso, unexpectedly, nasira yung light bulb. So basically, meron kasi itong resistance, internal resistance ng light bulb. Inherently. So, meron siyang resistance na to. Kaso nasira siya. So, parang, ang mangyayari, ang tendency, parang na-short siya or naging zero yung resistance niya. So, basically, hindi na siya iilaw. So, magkakaroon siya ng parang itong branch na to na short, meaning yung resistance niya ay resistance of this branch ay naging 0 ohm. So dadali pa rin yung kuryente since may closed path pa rin, di ba? Kaso dahil sira na nga yung light bulb, hindi na siya iilaw. So kung ire-redraw natin, pwede na lang natin i-redraw itong circuit as this. Kasi wala naman ng gamit yung light bulb. Short circuit na siya. So, parang ito na lang siya. Na-short yung terminals niya. So, ito yung tinatawag natin na short circuit. Meaning, yung battery mo, shorted na yung positive at terminal side niya. So, ito ngayon dahil nasira yung light bulb niya. So, kapag ganun yung nangyari, ang tendency, pwede tayong magkaroon ng mataas na kuryenteng dadaloy.
kasi nga yung resistance mo ay 0. So kung apply natin yung Ohm's law, di ba ang Ohm's law ay V is equal to IR? And since yung R mo ay 0, or let's say hindi naman 0 kasi merong ang wire, meron din inherent resistance yan, although mababa nga, so let's say 1 milliohm. So using Ohm's law, kung susolve natin yung I sa circuit na to, we have V over R, di ba? So substitute the values. So sa V, kahit anong value, suppose 5 volts. So substitute natin 5 volts over 1 milliohm or 0.001 ohm. So pag kinumpute natin sa calcu, 5 over 0.001 or 5,000 ampere. So imagine, yung dadaloy na kuryente sa circuit na to, dahil short yung light bulb natin, ay 5,000 amps. So napakalaki. So ang tendency, mag-iinit masyado yung pot na to. Kasi nga napakalaki ng current. Very destructive yung ganun. Yung ganung scenario kapag nagkaroon ka ng short circuit. So kapag sinasabi na ay baka mag-short, meaning kapag nag-short kasi may mataas na kuryenteng dadaloy. So masisira nga yung circuit. So that's the concept of short circuit. So kanina naman yung open circuit, so let's say ito inopen ko. Ang concept naman niyan, 'di ba, zero current. So using Ohm's law, V is equal to IR. Kung isosolve natin yung R, we have V over I. So, alam natin na zero yung current, di ba? Pag sinubstitute natin sa formula, so let's say 5 volts din to, 5 over 0. So, 5 over 0, in mathematics, ibig sabihin nun, infinite, malaki, malaking value, positive infinity, or undefined. Ibig sabihin, kapag meron tayong open circuit, mataas yung resistance. So, we have high resistance. So, pwede nating ma-compare to as this portion having a resistance of infinity. Or pwedeng within the range of mega ohms. Yon. So, totally walang dadaloy na kuryente. So, kasi diba sa Ohm's law nga, kapag mataas yung resistance, mababa yung kuryente. So, na-prove natin yung Ohm's law with the open circuit scenario. Same as na-apply din natin sa Ohm's law yung short circuit na kapag zero yung resistance, mataas naman yung current. So, ayun. So, that is the concept of open, closed, and short circuit. So, sa short circuit, typically, para maiwasan natin masira yung isang component, na gumagamit tayo ng fuse. So, suppose meron tayong source dito, and then meron tayong fuse, then meron nga tayong load. So, para hindi masira yung component na to, so, halimbawa, merong dumaloy na mataas na kuryente dito. Mag-open yung fuse agad kapag na-exceed yung rating niya. So, for example, meron tayong 20 amp rated fuse. And then, na-exceed yung magpo-flow na current sa kanya. Let's say, magiging 21 amp yung current natin. So, para hindi na dumaloy doon sa device na to or sa load na to, yung 21 amp na current, which is napakataas, ang gagawin ng fuse, dahil na-exceed na yung nung current na dadaloy sa kanya yung rating niya na 20 amp, mag-o-open na siya. So, masisira na siya. So, parang magiging ganito na yung itsura niya, open circuit. So, therefore, wala nang dadaloy na kuryente. May iwasan ng masira yung load natin. So, yun yung gamit ng fuse. Kapag may mataas na kuryente, i-open niya yung sarili niya. Once na-exceed nung kuryenteng dadaloy sa kanya yung rating niya. Okay? So, that is the concept of open, closed, and short circuits. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.